Ano ba talagang plano mo, Kulas? Ngayong alam na ni Toto na tinangay natin ang babaeng yan. Malapit na magsimula ang pag-aharap namin na nakababatang aswang hunter. Sigurado ka ba? Baka nakakalimutan mo, Kulas, na marami sa ating tauhan ang pinatay ni Toto. Alam ko yun, Gudo. Sa tingin mo ba ay hindi ko pinag-isipan ang bawat galaw ko? Magpaparami muna tayo bago kami magtuos ni Toto. Sigurado akong magiging abala ang aswang hunter na yun kakahanap kung nasa ng babaeng bihag. Habang siya'y abala naman, sasamantalahin natin ang pag-atake sa iba't ibang barangay. Hindi lang para sila ikainin, kundi ay gawin silang mayanggaw. Tahimik at maingat na pinagmasdan ni Sandra ang mga kaganapan. Wala siyang ibang makita kung hindi ang dalawang bantay sa labas. Kailangan kong makalapit. Sino kaya ang mga ito? At anong klaseng nilalang sila? Ilang hakbang palang papalapit ang nagagawa ni Sandra nang bigla siyang matigilan. May bagong dating na aswang at may bitbit itong bangkay. Kulas! Ito ng pagkain natin! Mula sa loob ay lumabas ang isang lalaki. Matangkad ito at may malaking katawan. Itim na itim ang balat at puti ang kanyang buhok. Hindi maintindihan ni Sandra pero hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Sino kaya ang lalaking yun? Anong klaseng aswang siya? At anong kailangan niya kay Toto? Ilan lang yan sa mga katanungang naglalaro sa kanyang isipan nang biglang may gabunan na lumitaw sa kanyang harapan. Tignan mo nga naman, may pagkaing naligaw. Huwag kang nalapit. Huwag mo lang subukan, baka magsisi ka. Alam mo ba kung nasan ka ngayon? Nasa gubat? Piloso po. Sige lang, dahil mamaya magiging pagkain ka namin at pusog na naman ang tiyan naming mga gabunan. Sinunggaban siya ng aswang pero agad siyang nakaiwas. Tumakbo si Sandra ng mabilis para makatakas. Pero laking gulat niya sa pinakitang kakaibang liksi ng gabunan. Patay ka na ngayon! Sinugod siya ng halimaw at sa sobrang bilis nito ay hindi niya agad napansin na nakalmot pala siya sa braso. Nakakatakam ang amoy ng sariwang dugo. Isa kang duwag! Bakit hindi ka tumigil at lumaban ng patas? Sa pagkakataong ito ay si Sandra naman ang sumugod. Palipat-lipat ng posisyon ang gabunan at ilang kalmot na ang natamo ni Sandra. Masyadong mabilis gumalaw ang halimaw kaya nahihirapan siyang makita ito. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong wala kang mararamdaman kapag pinagpipiestahan na namin ang mga lamang loob mo. Pero sa ngayon, paglalaroan muna kita. Nag-isip si Sandra at matiyagang pinagmasdan ang bawat galaw ng gabunan. Gobumul, gobumul, yawatilil, egis na. Gobumul, gobumul, yawatilil, egis na. Biglang umusok at natigilan ang gabunan. Anong nangyari sa akin? Bakit di ako makagalaw? Ano nga ulit yung sinasabi mo sa akin kanina? Paano na ngayon yan? Hindi ka na makagalaw. Ano nang gagawin mo? Paano mo na ako mapapatay niyan?
Anong klaseng nilalang ka? Kulas! May espiya! Golutam, Golutam. Kot na, kot na. Hindi na makapagsalita ang Gabunan dahil panay tunog ng palaka ang lumalabas sa kanyang bibig. Ako naman ngayon ang maglalaro. Nag-uusap pa ang mga Gabunan sa loob ng bahay nang matigilan si Kulas. Agad niyang inalerto ang mga kasama. Sandali, narinig niyo ba yun? Dito, puntahan mo. Sa may gubat nang gagaling ang tunog, bilisan mo. Okay, sige. Sinipat naman ni Kulas si Gemma sa kwarto. Ano pa bang gusto mo? Pakiusap, pakawalan mo na ako dito. Hindi ako marunong makinig sa anumang pakiusap. Tutuluyan na sana ni Sandra yung halimaw pero may narinig siyang paparating. Pasalamat ka at hindi mo pa oras. Gagawin na lang kitang palaka. Tutal, boses palaka ka naman. Pero itong tandaan mo, sa muling pagkikita natin, hindi na kita bubuhayin. Akalap, akalap, mihugab, oy na! Pagkatapos niyang gawing palaka ang aswang, ay nagmamadaling umalis si Sandra sa lugar na yon. Hinahabol ang hininga niyang narating ang kanyang sasakyan. Samantala, nasa likod bahay naman si Toto at nagpapahangin. Nag-iisip pa rin siya ng mga paraan kung paano niya matutuntun ang mga aswang na kumuha kay Gemma. Toto, nakahanda lang mga pagkain. Alam kong gutom ka. Kumain na tayo. Sige na, mauna na kayo. Inaabangan ko yung uwak sakaling magpakita. Alam kong nag-aalala ka kay Gemma. Pero hindi mo naman pwedeng pabayaan ang sarili mo, Toto. Pero tila walang narinig si Toto at nagpatuloy lang ito sa pagsipat sa paligid. Napabuntong hininga na lang si Lay. Oh, anong sabi ni Toto? Nauna na kaming kumain at gutom na kami. Dadalhan ko po si Aling Lydia ng pagkain. Doon na rin po ako matutulog para may kasama siya. Pakisabi na lang po kay Toto. Malungkot na wika ni Lay. Nagkatingin na naman sila Mang Pido at Bong. Makalipas ang ilang sandali ay pumasok na sa loob si Toto. Natigilan siya at hinahanap ang kasintahan. Kay talaga, hindi niyo man lang ako hinintay. Para kumain. Nasa si Lay? Ewan ko sa yung bata ka. Hindi naman ako manhid nung kabataan ko. Ano daw, Bong? Asan si Lay? Nagpunta kay Aling Lydia. Ano? Teka, baka hindi siya nagsabi. Aba malay ko, baka nagtampo. Kanina ka pa kaya niya niyayang kumain? Teka, pupuntahan ko. Huwag na! Hayaan mo na lang muna. Umupo ka na din eh. At kumain ka na. Bago pa maubos ni Bong yung ulam. Grabe naman kayo, Chong. Maubos talaga. Habang kumakain ay naalala ni Bong ang tungkol kay Sandra. Tinanong niya si Toto at kinuha ang cellphone para ipakita ang mga litrato at video kay Mang Pido. Toto, siya nga pala. Ano palang pinag-usapan niyo ni Miss Sandra? Sandra? Si Sandra Bonifacio ba ang tinutukoy mo, Bong? Oo, Tio Pido. Pumunta siya sa Barangay 7. Heto nga, nagpa-picture pa kami.
Ano ba, Bong? Aka na nga yan. Bakit ba? May video greeting pa nga si Miss Sandra para sa inyo, Tiyo Pido. Aba, talaga ba? Patingin nga. Aka na nga sabi yan eh. Binatukan ni Mang Pido si Toto na pilit pa rin inaagaw ang cellphone mula sa matanda. Tumigil ka nga dyan, Toto. Baka gusto mong chinelas ko naman ang lumipad sa mukha mo. Ngayon, panoorin na natin si Sandra. Binabati ko po ang poging si Mang Pido. Salamat po sa iyong suporta. Aruy, akalain mo sa tanda akong to. Kinikilig pa ako. Bakit kay Aling Lydia, hindi ba kay kinikilig? Uy, syempre iba yun. Hindi yun ang narinig ko. Makapunta nga doon at isusumbong ko kayo ng makaganti naman sa pagbatok nyo. Halika rito, Toto. Subukan mo at malilintikan ka talaga sa akin. Bulyaw ni Mang Pido habang hinahabol ang nakalabas ng si Toto. Hi, Gemma. Kapit lang. Darating ako para iligtas ka. Nang makauwi at makasigurong ligtas, ay may tinawagan si Sandra. Hello? Kamusta na? Pasensya ka na, tumawag ako ng alanganing oras. Pwede ba kitang makausap bukas? Oo naman, Luming. Mukhang importante ah. May nangyari ba? Bukas ko na lang sasabihin. San kita pwedeng puntahan? Sa Rosario ba o sa Makati? Sa Makati. May meeting ako ng 9 a.m. Siguro by 11 tapos na. Sige, tatawagan kita ulit. Ikamusta mo na lang ako sa asawa mo. Muling sumapit ang hating gabi. Nagtipon-tipon ang mga gabunan at natitirang aswang para maghanap ng makakain. Kami ang sasalakay sa Barangay 1. Bido, kayo naman ang pumunta sa Barangay 4. Kayong mga aswang naman ang mag-abang sa Barangay 5. Tandaan nyo, kailangan natin ng tig-iisang biktima. Kada 3 araw tayo sasalakay. Kayo naman, Jose, ang may iwan dito. Bantayan nyo mabuti ang bihag. Oras na makatakas yan. Kayo mananagot, pati ang pamilya nyo. Wala akong ititira. Naintindihan nyo ba? Oo. Yung mga biktima, yayang gawin na ba namin sila? Hindi pa. Patayin at ipunin ang karne at dalhin dito. Wala kayong iibang bangkay. Buong-buo niyong ibabagsak ang mga biktima dito. Huwag na huwag kayong papalpak. Kung hindi, ako mismo ang papatay sa inyo. Gudo, ano pala nangyari sa may gubat? Nahanap mo ba yung sumisigaw kanina? Wala. Baka guni-guni mo lang yun, Kulas. Mga insekto at may kakaibang palaka lang ako nakita. Ganun ba? Sige na, magsilakad na kayo. Sa patuloy na paglalim ng hating gabi, ay mabilis nakahanap ng biktima sila Kulas. Nilapitan nito ang walang kamalay-malay na lalaki na pauwi galing trabaho. Pumara naman ng tricycle ang ibang aswang at nang magawi na sa madilim na bahagi ng daan, saka nila sinakmal ang driver. Isang lalaki naman na natutulog sa daan ang naging biktima nila Gudo. Nakaramdam naman ng uhaw si Gemma, kaya sumigaw siya para humingi ng tubig. Ano bang problema? Baka lang may natitira pang kabutihan sa puso nyo at bigyan nyo ako ng tubig. Kagabi pa ako hindi nakakainom. Tuyot na tuyot ng lalamunan ko.
Saglit namang nag-isip ang aswang. Sige na, mamamatay ako kung hindi niyo ako papainumin. Wala rin silbi ang pagkuha niyo sa akin. Baka naman iniisip mong tumakas. Pare-pareho tayong malalagot kay Kulas. Nagpapatawa ka ba? Sa tingin mo ba makakatakas pa ako sa lagay na to? Napakibit balikat na lang ang aswang saka ito lumabas para kumuha ng tubig. Toto, kailan ka ba darating? Makalipas ang ilang oras ay naunang dumating sila Kulas. Agad niyang pinuntahan si Gemma. Anong ginagawa mo? Pinapainom ko lang siya ng tubig. Pwede na bang uminom, kamahalan? Sige, huwag kang mag-alala. Mamaya lang, idadala kita ng pagkain. Talaga? Mabuti naman. Anong klaseng pagkain ba yan? Adobo? Lechong paksiw? Sinigang? Ano? Hindi. Siguro walang sabaw. Pritong isda? Lumpiang Shanghai ba? O fried chicken? Damihan mo na lang kanin ah. Kanina pa ako gutom na gutom. Buti ko nang makain tong tauhan mo eh. Malalaman mo na lang mamaya. Takpan mo ang bibig niyan. Masyadong maingay. Uy, wag naman. Ito na, sige na, tatahimik na. Pero, yung kanin ah. Oo na, sige na. Ito naman ang bilis magalit. Nire-remind lang kita. Shut up na ako. Naging abala ang mga gabunan at aswang sa pagkain ng hilaw na karne. Dinalhan naman si Gemma ng isa sa mga aswang ng pagkain. Iyak! Ano yan? Baka nakakalimutan nyo na isa akong tao na kumakain ng normal na pagkain. Ilayo nyo nga yan sa akin. Nakakasuka. Mga halang kaluluwa. Ay mali. Wala pala kayo nun. Lumayas ka sa harap ko. Baka hindi ko kayo matansya. Lumabas ang aswang dala ang mga hilaw na karne. Ano nangyari? Napakamaldita ng babaeng bihag. Hindi raw siya kumakain ito dahil normal na pagkain ang kinakain niya. Anong tingin niya sa atin, abnormal? Napakunot naman ang noo ni Kulas sa kalapailing sa tinugon ng tauhan. Kinuha niya mismo ang plato saka pumunta kay Gemma. Pinilit niyang ibuka ang bibig ni Gemma at isinubo yung karne ng tao. Dahil nakatali ay walang nagawa si Gemma. Halos bumaligtad ang sikmura ng dalaga sa lansa ng amoy at lasa ng hilaw na karne. Hindi na nga niya kinaya at tuluyan siyang nasuka. Walang magawa si Gemma kung hindi ang umiyak. Bakit ba kasi hindi na lang natin gawing isa sa atin? Ang bihag, Kulas. Darating din tayo dyan. Pero sa ngayon, hindi pa oras. Sabihan mo ang mga aswang. Nalinisin itong kalat. Takot ang naramdaman ni Gemma nang marinig niya ang plano ng mga gabunan na gawin siyang aswang. Ni sa hinagap ay hindi niya naisip na magiging aswang siya. Ang mga mortal na kalaban ni Toto. Kinabukasan ay maagang umalis si Sandra. Kahit kaunti pa lang ang tulog mula sa biyahe galing Negros, ay nagtungo siya sa Makati. Kahit kailan talaga traffic dito? Kinuha ni Sandra ang kanyang telepono at may tinawagan. Thank you.
Hello, andito na ako sa Makati. Magbubuk na lang ako ng hotel. I-message mo na lang ako kapag libre na schedule mo. Isisend ko sa'yo ang address at magkita tayo sa may cafe sa ibaba. Okay, sige. Makalipas ang ilang sandali ay isang mensahe ang natanggap ni Sandra habang nagbabasa ng mga artikulo patungkol sa mga aswang. Agad siyang nag-ayos at bumaba sa hotel. Maya-maya pa ay isang mamahaling itim na sasakyan ang pumarada sa harap ng hotel. Bumaba ang driver at pinagbuksan ang pinto ng kotse ang kanyang amo. Bumaba ang isang gwapo at matipunong lalaki. Matangkad ito at maputi. Nakasuot ng itim na polo, itim na suit, itim na slacks, sapatos at mamahaling relo. Kumikinang ang ora nito at lahat ng kanyang madaanan, mapababae man o lalaki, ay napapalingon at napapanganga. Pumasok siya sa isang cafe. Good morning, sir. Bati ng staff na halatang kinikilig, lalo na nang nagtanggal ng shades yung lalaki. Good morning. Andito ka na pala. Long time no see, Alberto.